Gusto mo bang malaman kung paano mo magagawang yumaman gamit ang utang? Paano ko yumaman gamit yung utang? Ang utang pala hindi masama. Nakadepende yan sa kung sino yung gumagamit. What? Everything na meron dito sa mundo na to, hindi yan masama or mabuti. Nakadepende kung sino yung gumagamit. Just like money, di ba? Kaya ewan ko kung narinig nyo na yung kasabihan. Money is just a tool. Ang pera, hindi yan evil. Yung mga naniniwala doon, mahirap. Kaya naghihirap kasi yun ang pinaniniwalaan nila. Money is not the all evil. In the first place, walang sinabing ganun sa Biblia. Ang sinabi, the love. Yung pagmamahal sa pera. To the point na sinasamba mo na, ginudyos mo na yung pera. Yun ang nakakasama. Pero yung money itself is just a tool. Diba? Just like this mouse. Itong mouse na to, this is just a tool. Para magamit ko sa computer ko. Pwede ako maglaro, pwede ako magtrabaho, gamit itong mouse na to. So, hindi to good nor evil. Depende sa kung sino yung gumagamit at paano gamitin. Pero pag ito binato ko sa'yo, pwedeng maging bad na siya. Actually, hindi yung mouse ang bad. Ako na bumato sa'yo, yun yung bad. Hindi naman to pang bato. Para to sa computer, pang gaming or pang trabaho. So that's the same with money. Money is not evil. Neutral yan. Depende sa kung sinong gumagamit. Kung yung gumamit ng pera masamang tao, magiging masama yung pera. Kapag yung gumamit ng pera ay mabuting tao, magiging mabuti yung pera. That's the same with utang. Kapag walang alam sa pera, yung gumamit ng utang, mababaon siya. Kapag yung gumamit ng utang ay marunong pagdating sa pera, mapapalago niya yun. Hindi naman pala masama ang utang. Depende sa kung paano mo gagamitin. Especially credit card. For how many years wala akong credit card. Tapos nung natutunan ko yung power at magic ng credit card, grabe, sabi ko, sayang. Kung noon pa alam ko to at noon pa inintindi ko to, siguro mas mayaman pa ako ngayon kesa dati. Hindi sa feelings mo nakadepende ang definition kung mabuti o masama ang isang utang. So walang pakialam ang mundo sa feelings natin. So ang definition ng good debt at bad debt, ang masamang utang ay ginagamit mo yung inutang mo, yung pera mo, para sa gastos. Walang babalik sa'yo na mas malaking pera. No! God, please, no! Tapos worst, may interest pa yun. Ang good debt, kabaliktaran lang nun. Gagamitin mo yung inutang mo para palakihin mo yung pera para mas malaki yung bumalik sa'yo. Kahit pa may interest yun, basta magpa-profit ka, meron kang tutubuin. So for example, umutang ka. Tapos yung inutang mo na yun, ginamit mo pambayad ng bills. So is that a good debt or bad debt? That is what you call bad debt. Kasi ginamit mo pambayad, walang babalik sa'yo na mas malaking pera. Keyword, mas malaki. Okay? Another example, nangutang ka, yung inutang mo, ginamit mo para sa negosyo, let's say, nangutang ka ng 10,000 pesos, pinaikot mo sa negosyo, and then after a month, kumita ka ng 15,000 pesos. Oh my God! Wow! Is that a good debt or bad debt? So, pang elementary yung tanungan ko, di ba? Kasi gusto ko na maintindihan mo talaga. Pinasisimple ko para madali mong maintindihan. Ganon talaga. Hindi kita binobobo. Mga bobo! Nung gusto kong maintindihan mo talaga. Kasi maraming tao sinasabi nila, alam ko na yan, pero hindi mo naintindihan. Kasi kung alam mo na to, sana mayamang ka din. Sana ginagawa mo rin to. Eh kaso hindi, di ba? So hindi mo to naintindihan. Alam mo lang, pero di mo naintindihan. Maraming tao alam, pero di ginagawa. Kaya puro talino lang. Kaya maraming matatalino, walang nararating sa buhay. Emotional, damn it! Hindi ikaw yung tinutukoy ko, yung katabi mo. Di ba? Hindi ikaw yun, syempre. Ang naiintindihan ay sinasa buhay. Itong sinasabi ko, gusto ko na maintindihan mo. Balikan natin yung example kanina. Umutang ka, 10,000, pinaikot mo sa negosyo, kumita ka ng 15,000 at the end of the month, that is a good debt. Yung perang inutang mo, bumalik ng mas malaki sa'yo. So yung 10,000 na utang mo, assuming na walang interest, assuming na lang, para madali na hindi na tayo mahirapan mag-compute, 10,000 pesos na inutang mo, ibabalik mo doon sa pinagkautangan mo, may 5,000 pesos ka na. That is what you call good debt. Halos lahat ng mga mayamang kilala ko, meron silang good debt. Marami silang mabubuting utang. Kasi yung mga utang na yung pinapaikot nila sa negosyo. And personally, ako mismo, marami din akong mga good debt. At malaki yung mga mabubuting utang ko. Hindi pa naman siguro umabot ng million, pero hundreds of thousands na utang. Kasi yun, ginagamit kong pampaikot sa negosyo. Ulitin ko ha, any utang na gagamitin mo sa gastos or walang babalik na mas malaking pera sa'yo, masamang utang yan. Kahit ano pang feelings mo, wala nga pakialam ang feelings mo sa definition. Paano pag ginamit sa emergency? Di ba paano kung gamitin ko naman para sa family ko para makatulong sa... Still, masamang utang pa din. Kasi nga wala nga bumalik na mas malaking pera sa'yo, wala nga pakialam yung meaning, yung definition ng bad debt sa feelings mo. So bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong paniwalaan.
Ikaw naman yung maghihirap, hindi naman ako. Ganun pa din yon. And kabaliktaran nun is good debt. Yung perang inutang mo, gagamitin mo para tumubo. So babalik mo yung ano, yung inutang mo, may tubo ka na. Meron ka ng pera. Here comes the money! Here we go. Other example sa mga bad debt is yung mga sobrang tataas na interest na mga loans, credit cards. Isa ito sa mga natutunan ko pagdating sa credit card. Kasi napaniwala ako na ang credit card masama. Na huwag ka mag-credit card kasi mababaon ka sa utang. Huwag ka mag-credit card kasi masama yan. Magkakautang-utang ka. Meron ba sa inyo napaniwala din na ganun? Or ako lang yun? Ako lang yung tatangang-tangang napaniwala sa ganun. Na-realize ko, nung natutunan ko yung about dito, sa itinuturo ko sa inyo ngayon, I think this was way back 2020 or 19, mga ganyang year, 19 or 20, hindi naman pala ganun. So, ganun din. Credit card is just a tool. Alos lahat ng bagay na meron na pre-provide sa atin ng Diyos, lahat yan ay tools lang. Hindi yan masama nor mabuti. Depende sa gumagamit. So, that's the same with the credit card. Tool lang din pala yun. So, yun yung natutunan ko na depende sa gumagamit. Kung ikaw di ka marunong gumamit, mababaon ka sa utang. Kung yung credit card ginagamit mo pang social climbing para maging in ka, every time na mayroong bagong smartphone, bibili ka kahit hindi mo naman kailangan para lang ma-feel mo na latest yung smartphone mo, di ba? Parang magpa-impress ng mga taong hindi mo gusto. So, talagang mababaon ka sa utang pagka mga ganon. Ginagamit mo yung credit card para sa mga bagay na hindi naman magbabalik ng malaking pera sa'yo. Keyword, mas malaking pera ang dapat bumalik para masabi mo na mabuti yung utang. So kapag ginagamit mo yung credit card sa mga ganong klase ng bagay, mababaon ka talaga. Tapos kapag hindi mo binabayaran ng buo before the due date, dyan na nagpapatong-patong yung interest niyan. Dyan ka na magsisimula na malugmok. Why are you running? Why are you running? Pag ang credit card pala, binabayaran mo siya ng buo before the due date, walang interest. Akalain mo yun. Wala kang interest, may mga points ka pa, depende sa card. Iba't ibang cards kasi yan, iba't ibang needs, iba't ibang offers. Pero pag binayaran mo ang credit card ng full payment before the due date, wala kang interest na babayaran. Alam mo ba yun? So, late ko na siyang nalaman and doon ko na-realize, paano naging masama yung credit card kung ganun? Magiging masama yung credit card, again, is pag ginamit mo siya sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na walang babalik sa'yo na mas malaking pera. And kapag ginamit mo siya ng walang disiplina. Kasi pag nagkaroon ka ng credit card, wala kang mararamdaman every time na ginagamit mo siya. Sinaswipe lang eh. Diba? Pag bibili ka sa online, itatype mo lang, wala kang mararamdaman na lumalabas na pera sa'yo, hindi siya masyadong masakit. Masakit pag dumating na yung statement. Diba? Dahil wala kang disiplina, makikita mo yung statements, bakit ganito yung nangyari? Tapos hindi mo mabayaran ng buo, minimum payment mo, dyan ka na mababaon sa utang. So, nung na-realize ko to, kumuha ko ng mga credit cards. Kasi para sa akin, yung credit cards, actually ito, it's sa mga tinuturo ko sa mga leaders ko sa Team Genuine Academy. At ngayon, malalaman nyo na, na ini-encourage ko sila na kumuha ng credit card if gagamitin nila para sa negosyo. Kasi ang credit card para sa akin is nag-invest sa'yo yung banko, depende sa credit limit, na wala silang interest na hinihingi basta babayaran mo ng full every before due date. At sinasabi kong before, ayoko nang magbayad ng on time eh. Gusto ko before mag-due date, bayad na ako. Sana all! So, maagap. So, para silang nagbibigay ng capital sa'yo, ganun ang dating sa akin kasi negosyante ako. So, for example, nag-apply ako for credit card tapos na-approve ako sa 100,000. Halimbawa, so, meron akong additional 100,000, hindi man sa cash, pero meron akong 100,000 na credit card na parang binigyan ako ng capital ng banko na walang tubo, wala silang profit share na hihingin sa akin sa negosyo ko. Basta bayaran ko lang ng buo every single month before the due date, magbabayad ako ng buo at the same time may mga points pa na binibigay, depende sa card. So ang dami ko na nga naipon na points na hindi ko pa rin nagagamit hanggang ngayon. Hindi naman to sponsor, pero meron akong credit card na pang Lazada. Para talaga siya sa Lazada pero ginamit kong pang negosyo. Mayroong one time na umabot ng 13,000 pesos yung points ko doon. Equivalent to 13,000 pesos dahil sa negosyo ko siya ginagamit. So may pang Lazada ako worth 13,000 pesos na libre. Tapos wala akong binayaran na interest kasi fully paid ko binabayaran every before the due date. Kasi every month naman yan eh. Meron naman yung statement every month, depende sa card. So anyway, so ganun yung dating sa akin ng credit card. So nung na-realize ko yan, sabi ko sayang. Kung sana noon ko pa to ginagawa, edi mas mayaman ako ngayon kasi mas malaki yung capital ko para sa negosyo. So ginagawa ko ngayon, nagdadagdag. Hindi ako naglo-loan. Sa ngayon, as of the making of this training, hindi pa ako naglo-loan para sa business kasi hindi ko nakikita na kailangan ko. Dahil okay yung negosyo ko eh. Diba? Hindi ko kailangan ng mas malaki pang fund. Kaya ko naman paikutin at palakihin yung pondo na meron ako. That's really impressive. Wow. Kasi pag mga business loan or personal loan na, yun may interest na yun. Loan na yun eh. Yung credit card, hindi eh. So,
para sa akin, napaka-magical. Nung natutunan ko to, nung na-realize ko to, basta nga, yun lang ang rule, babayaran mo siya ng fully paid before the due date and huwag mo siyang gagamitin sa mga walang kwentang bagay na hindi magbabalik ng mas malaking pera sa'yo. Yun yung ginawa ko. Kaya every time na ginagamit ko yung credit card ko, more on ganun, ginagamit ko rin siya sa mga personal expenses ko, pero ang importante para sa akin, babayaran ko yan ng full before the due date para hindi ako magkaroon ng mga interest at saka hindi rin ako magkaroon ng bad record sa bangko. So, ang pinaka bottom line nitong sinasabi ko sa inyo, kung gusto mo na yumaman gamit itong utang na to, actually, this also applies para sa mga loans. So, yun yung pinaka bottom line dito. Kung gusto mo yumaman gamit yung utang, gamitin mo siya para sa negosyo, para lumago. Okay, negosyo. Hindi ko masabing investment kasi hindi ko ginagamit ang utang doon. O, hindi ako nangungutang para sa investment. Halimbawa, nangutang ako ng pera, tapos bibili ako ng lupa. Tapos long-term investment, tapos nagbabayad ako ng utang na may interest every single month, hindi na po-produce ng pera sa akin yun kasi long-term investment. So, para sa akin, hindi. Para sa akin lang naman, yung utang ko, ginagamit ko para sa negosyo, yung mabilis yung babalik sa akin. Ang negosyo naman namin is selling products eh. Diba, nagbibenta kami ng products, mabilis yung ikot ng pera. Mas maunawa mo to kapag ka, naging student ka ng Team Genuine Academy. Kasi yun ang mga tinuturo ko sa loob ng Team Genuine Academy. So, gagamitin mo yung pera para sa negosyo, para mapalago mo. Kasi nga, ang keyword sa good debt ay dapat yung inuutang mo babalik sa'yo ng mas malaki. Ang tawag dun is nileleverage mo yung pera ng iba. Yung mga madalas nagsasabi sa akin, gusto kong mag-business kasi walang pera. Okay lang na wala kang pera kung magne-negosyo ka. Ang hindi okay, wala ka man lang diskarte, wala kang paraan. Kahit yun, wala ka. So, para mo na rin sinabing wala kang utak. Wala ka bang utak? Pwede mo matutunan na dumiskarte. Maraming nakakaintindi nitong sinasabi ko. Maraming gumagawa nito na pag wala silang pera, umuutang sila. Tapos yung inutang nila, palalakihin nila, palalaguin nila, babalik nila yung inutang nila. Kanila na yung tubo. So, diskarte ang tawag doon. So, ang pinakapuhunan nila, laway at saka pagod, time, effort, yun ang pinakapuhunan. Wala silang nilabas na kapital. Kasi marunong silang dumiskarte. So, kung meron kang regular na trabaho, tapos meron kang part-time na business, pwede kang kumuha ng credit card kasi sa totoo, mas madali kayong makakakuha. Kayong mga FWs, kayong mga may regular na trabaho, mas madali kayong makakakuha ng credit card kasi alam ng bangko na may trabaho ka. Sa mga negosyante, medyo mas mahirap pa nga eh, unless meron talaga ang kaming proven track record na maganda yung finances namin. Kasi alam ng mga ano, mataas yung chance para sa mga bangko na magbabayad ka kasi nga may regular ka na sahod. Tapos yung credit card na yun, yun yung gagamitin mo para puhunan sa negosyo mo and just make sure na every before due date nung credit card mo, magbabayad ka ng buo para wala kang interest. Full paid. And at the same time, dapat alam mo, yung paggamit dun sa credit card na yun, yung paggagamitan mo ng pera, is para mapalago. Huwag kang utang kasi sinabi ko lang. Dapat alam mo, dapat meron kang concrete strategy paano mo gagamitin yung inutang mo. Kasi baka gawin mo is, ay, sabi ni Coach Carl, mangutang. So bigla kang umutang. Tapos hindi mo naman alam yung gagawin mo. Diba? Ako pa yung sisisihin mo. So dapat alam mo kung ano yung gagawin mo dun sa pera na yun. So yun yung isa sa mga sikreto ng mga mayayaman kung paano sila mas lalong yumayaman. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!